pick one for. Hi guys! So, nakaka 1 week na tayo ng ating community quarantine. Maybe most of us ay naboboring na magstay lang sa bahay kasi nga bawal tayong lumabas. Pero guys, kailangan nating itong sundin para mapigilan natin at maiwasan natin yung pagkalat ng COVID-19. So, we need to have discipline and to cooperate with our government. Since nandito lang naman tayo sa bahay at sobrang init guys kasi summer, kailangan dalawang electric fan yung nakatutok sa'yo. Naisip ko na gumawa ng isang inumin na namimiss ko na because of this community quarantine. At yun ay ang milk tea. So ngayon guys, susubukan natin gumawa ng isang homemade milk tea gamit lang ang mga ingredients na to. Lipton tea. And ng Coffee Mate, ng creamer. So, kailangan din natin ng shaker. Diyan natin isa-shake yung milk tea natin. So, guys, this is just my first time para gawin tong homemade milk tea. And I hope na maging successful at maging masarap yung kakalabasan ng homemade milk tea na to. Para to ease the boredom na din dito sa loob ng bahay. So, let's start! So guys, ang unang bagay na kailangan natin gawin ay ang magpakulo ng tubig kasi gagamitin natin to para makagawa tayo ng tea. So yun na nga, iniintay na lang natin na kumulo yung tubig. Pag-usapan naman natin kung gaano kayo ka-boring inside your house. Maraming yung iba sa atin, boring na kasi we are not used to stay inside our house nang ganito katagal. Okay lang naman na hindi ka pumasok sa work, but basta at least nakakapunta ka pa din sa iba't ibang mga lugar. Maybe most of us, naiisip natin na kapag natapos tong COVID-19, pupunta ako dun sa mga places na gusto kong puntahan, sa mga restaurants, play basketball with my friends, yun yung mga gusto natin gawin. Mo sa mga kalaro mo sa labas? Sana makagawin ha? Huwag kayo lalabas. Kasi? Kasi baka nahuli kayo. Baka magkaroon kayo ng virus. Huwag kayo makulit. Since mainit na yung tubig, ang next na gagawin natin ay mag-e-extract tayo ng tea. So, ganyan na yung gagawin ko, guys. Para madali, dito ko na siya i-extract. So, pag-stay lang natin siya dyan ng mga 5 minutes. 3 to 5 minutes. Then, i-stir natin. Then, gagamitin natin tong shaker na to later para i-shake natin yung homemade milk tea. Ating ma-extract yung tea sa tatlong tea bag. Ito na yung naging result niya. So, hinihintay na lang natin siyang lumamig. So, itatapat natin siya sa electric fan. Ganyan gagawin natin para lumamig yung tea. Kasi pangit kapag cold tea yung gagamitin natin sabay mainit pa. Masasayang yung yellow. So, hintayin muna natin siyang maging warm, maging lukewarm, or maging cold. Para pag nilagyan natin ng yelo, mas malamig yung magagawa nating milk tea.
Dahil medyo natatagalan tayo sa pagpapalamig nung tea natin, ang gagawin ko ay isasalin ko na yung tea dun sa shaker natin. Tapos ilalagay ko sa ref para mas mapabilis natin yung pagpapalamig. Habang hinihintay natin na lumamig yung tea na nilagay natin sa ref, I just wanna share this verses in the Bible. Specifically, this is in Psalms chapter 91. And I hope na mag-serve to as an encouragement for us habang dumadaan tayo in this difficult season in our life. Sabi sa Psalms chapter 91, simulan natin sa verse 9. Sabi dito, "Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you, no plague come near you. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the adder, and young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him, because he knows my name, says the Lord. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him. I will honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation." So after nating mapalamig yung tea, ang next na gagawin natin ay lalagyan na natin siya ng creamer, or this time ang gagamitin natin ay coffee made. So kung makikita nyo, ito na yung tea natin, nasa loob siya ng shaker. Lalagay lang natin yung coffee made dito sa shaker natin. And then after that, shake natin. And that's your milk tea. So maglalagay lang tayo ng mga 2 scoop ng kutsara. 1 and then 2nd scoop. Ay, yan. Dagdagan pa natin ng isa para creamy ang lasa. Ng sugar at ng creamer. So next ay i-shake lang natin siya. So shake lang ng shake. So yan lang yung gagawin natin, i-shake lang natin para mag-mix yung mga ingredients na nilagay natin inside the shaker. Pagkatapos nun, pwede na nating inumin. Sinong gustong unang tumikim? Ako! Yehey! Sinong titikim? Ako! Si Jamil! Sinong gusto mauna? Ako! Si Jamil! So ito na yung finished product natin ng homemade milk tea. Para sa akin, okay naman yung lasa. Bilang na homemade naman to, wala naman tayong ginamit na ibang mga pangkasarap. So gumamit lang tayo ng Lipton tea, coffee made na creamer, and hot water, then ice. Pwede nyo din gamitin yung Bear Brand na milk powder. Yung ginamit ko yun, gamitin niyo sa
vlog natin today. Keep safe, everyone, and God bless.